Ahoy! 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 Hello guys! So sorry, magulo ang ating mga gamit kasi nagpaalam tayo sa isang ating alaga, no? Sa ating Ceratogyrus meridionalis na mature male, no? So pinaubayan na natin siya sa keeper na merong male specimen, no? So ayun, ngayon merong umalis, meron ding dumating, no? May kapalit naman na dumating, no? Buksan naman natin to, itong unboxing naman tayo nitong panibagong specimen sa ating koleksyon. Alright, dito lang yan sa FangSession channel. Okay, so yan guys. Yan. Okay. So, start tayo. Hola. Wala lang. Tinakpan ko lang yung screen. Ayan, so, buksan na natin. Bago pa buksan ng iba. And guys, so, ito, meron tayong panibagong susubaybayan sa ating channel. Alright. So, yun. Kasi yung ano natin, yung Ceratogyrus meridionalis or yung ating tarantula, kailangan lang magparami. So, kasi very ano lang ang ano nila, ang lifespan nila, no? Maiksi lang ang lifespan nila compared sa mga female na mga tarantula. Kasi most of the time, parang average lang, no? Merong 3 years sa male, tas 15 years sa female, meron namang 5 years sa male, then 25 years naman sa female. So, malayo ang diferensya nila. Kaya yung mga lalaki o yung mga male specimen is kailangan makahanap kaagad ng female para makapag-reproduce ng kanilang angkan. Panibagong angkan. Oh, yun guys. So, yun. Ba, meron pa tayong ano, Dove Care. Wow. Sponsored ng Dove. Right. So, yun guys. Talagang balot na balot siya. So, yun. Sa mga next na mga videos, abang-abang lang tayo guys, no? Kasi medyo, ano lang, nabisi lang ng konti kaya hindi tayo makapag-upload. But, magkakaroon tayo ng mga updates and mga feeding sessions ulit. Kasi, actually ngayon, kaya din ako hindi nakapag-upload, maraming pre-molt, no? Marami tayong mga hindi pwedeng pakainin pa. So, waiting tayo. Nag-molt na sila. Nakisipag-molta na sila. Then, mag-aantay na lang tayo ng araw, no? Na pwede na silang i-feed ulit. So, ayun. Marami tayo, guys. So, abangan niyan sa mga susunod na video. So, ngayon, ito ang ating panibagong specimen. So, look. See. Ayun, guys. Medyo maliit. Pero pag lumaki ito, malaki. Haha. So, ayun. Labas natin siya. So, ngayon, lalagay natin siya sa temporary setup. So, makikita nyo dito. Ayan, temporary setup lang to, no? Ayan. Ayan siya. Meron siyang pwedeng pagtambayan dito sa taas. Ayan. So, temporary enclosure lang to guys. Ayan. Temporary enclosure lang kasi mukhang kailangan nito ng ano eh. Ng tinatawag nilang pahamugan. So, ayan guys. Ang tawag dito ay tinin. Okay. Maligalig. Ang tawag dito ay oops, saan siya? Yun. Ito yung tinatawag natin na Japan Giant. Okay. So, tangkal size lang to guys. Hmm.
Yun. Late, no? Ang cute. Yan siya. Yan ang Japan Giant, no? So, lumalaki ng size ng 10 piso to, eh. 5 piso. 5 peso coin. Ganun siya kalaki. So, ayan. Actually, first time ko mag-handle ng ganito, no? Magkaroon ng ganito. Though, ano din ako before, hunter din ako dati ng mga Derby Spider. Way back 90s. Yan, shoutout sa mga batang 90s dyan. Ayan. Ah, shoutout din pala sa, ano, shoutout sa mga tropa ko na talagang solid tropa na ever since. Si Arten Joseph Frio, si Kenneth Ruiz, si Alfred King Araneta na nasa Dubai ngayon. Yes, hello sa'yo. Then, si Kevin Russell Bukad, si JM Salvador, and si Carla Serna. Yun, hello guys sa inyo. Shoutout sa inyo guys. So, ayun. Bilis nagbahay. So, ito yung isa. Yan siya. Yan siya guys. Maligalig, no? Maligalig. Pero, yan siya. Maliliit siya, pero, kumbaga, grabe bumomba to. Pagka, talagang pag lumaki, eh, malaki talaga. No? So, ayun. So, ita-transfer na natin siya sa kanyang enclosure. Ayan. So, like what I said, guys, is, this is a temporary enclosure lang, no? Temporary lang to. Para meron lang silang pagbahayan, no? Actually, dito ko sila iplano ilagay sa ganito, pero lalagyan ko muna siya siguro ng mat, or yung katulad nito, yung coco fiber, coco coir na pot. Kupitan ko lang dito. So, para pwede niyang akyat-akyatan or pagbahayan niya, no? Kasi ayun. So, ayun guys, silip natin siya, medyo nagsettle na yung isa, eh. Ayun siya guys. Focus. So, ayun siya guys. Yan ang Japan Giant. Okay. Yan guys. So makikita niyo yung markings. Ganyan ang markings ng Japan Giant, no? Yan. So okay. Yun. Ito yung isa. Nagtago na sa likod. Medyo hindi pa sila makapag-settle. Wala. Maligalig pa. Maligalig pa. Wait lang. Ito yung isa. Ayan. So, shoutout nga pala kay Boss Tech Ray. Sir Tech Ray, maraming salamat dito sa Jap G mo. No? Saan niya galing to guys? So, yun. So, yung mga ibang gustong magkaroon ng Jab G. So, ano naman to? Legit seller din naman. So, yun. Sir Tech, maraming salamat. Thank you. Panalo, ayos tong Jab G mo. So, mga tangkal size. No? So, ayun. Okay. So, ito na ba? So, yun nga guys, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel. Thank you. Sa mga susunod pa mga video, abangan nyo na lang guys. So, if you like the video, please
hit the thumbs up or the like button. Then, sa mga bago naman po, please subscribe na lang po sa ating FangSession channel. No, para masubaybayan nyo pa yung mga ibang mga alaga, yung mga progress nila. Ano, na habang lumalaki ang ating mga tarantulas, mga scorpion at ang ating mga derby spiders, no? So, ayun, actually may mga sa next video pakita ko rin yung nag-hatch na egg ng isang ating derby spider or ng salmon. Tinatawag namin dito na salmon, no? Nag-hatch na sila. So, ayun guys, tinatry ko silang alagaan. No, no, I'm trying, nag-experiment ako. Actually, before kasi nagpalaki na rin ako ng ganung alaga, no, ng mga derby spiders na napalaki ko naman. So, pero tagal ng panahon 'yun eh. So, try ko ulit na mag-alaga ngayon or magpalaki ng mga baby spiders kasi sobrang liliit nila, guys, no. Actually, ang ano ko sa kanila, ang feeding ko sa kanila is gatas. Weird pero effective naman, no? Pagka naglagay ako ng yung natimpla na gatas, tapos bulak, lalagay ko lang dun, sabit ko lang somewhere sa enclosure nila, is tumidikit na sila dun. Kumakapit na sila. So, ayun guys. Abangan nyo yan sa mga susunod na video. So, again, maraming salamat. Like the video and please subscribe. Again, maraming salamat. This is FangSession Channel. Bye-bye!